Hi guys, welcome back to my channel. As you can see guys, I'm here in my mini kitchen because for today's video guys, I'm gonna share to you how I cook my quick and easy pasta lunch. Or you can also serve this to your family for dinner. This is so quick and easy to make guys. So guys, bakit ko sinabing quick and easy? Because guys, ang gagamitin natin ngayon ay Papa Alfredo's Italian Pasta Sauce. Guys, etong sauce na to, I tried it already. I tried 5 different flavors already. Meron silang iba-ibang mga flavor. So, na-try ko na yung 5 flavor. At so far, ang sarap naman yan. Na gustuhan din namin yung lasa. So, each bottle is good for 6 serving. So, sa isang bote, ang binibili kong pasta is 400 to 500 grams of pasta. You can use penne pasta, you can use spaghetti pasta, or whatever pasta you use, it's okay. And this pasta sauce is just add meat. You can add only, kasi dun sa bottle niya, you can just add meat. You can add ground beef, you can add sliced sausage, ham, bacon, any meat that you want to add, it's okay. Pero ngayon, ang gagamitin ko ay beef, ground beef, and sliced sausage. Siyempre guys, minsan hindi naman tayo palaging sinisipag magluto. Pag dinner kasi parang kahit ano na lang yung mas madali, diba? So guys, tara na. Mag-start na tayo magluto. So now guys, mag-start na tayo. Unahin nating lutuin ang pasta. Lagyan natin ng 3/4 water itong pot. Make sure kasi na nakalubog yung pasta natin para mag-evenly cook siya. Kaya kailangan marami yung tubig natin. Tapos guys, yung pasta muna yung lutuin natin. Pero pwede rin naman po nyo siyang lutuin ng sabay. Kaya lang dito sa papakita ko po sa inyo kung paano yung isa-isa na pagluto. Kasi madali lang naman maluto yung pasta. Tapos itong tubig na to, pakuluin po muna natin bago natin lalagyan ng asin. Kasi guys, yung natutunan ko na kapag pala sinabay mo yung asin sa pagpapakulo ng tubig, matagal siyang kumulo. Sayang naman yung ating gas. So, hayaan muna natin siya makumulo bago natin ilalagay yung asin natin. So, ayan na. Isang tip na din yan. Actually, natutunan ko din yun sa pagpapanood ko ng mga cooking sa YouTube. And then guys, habang iniintay natin kumulo yung water natin, ay prepare ko muna. Ipe-prepare ko muna guys yung sausage kasi hindi ko pa siya na-prepare. So habang nag-iintay akong ma-boil yung water natin, para mas mabilis. A few moments later. So eto na guys, kumukulo na siya. So ilalagay na natin yung ating pasta. Siya nga pala guys, I use the linguine pasta. Lagyan ko muna siya ng salt pala, nakalimutan ko. Lagyan muna natin siya ng salt. I use sea salt, mga 2 teaspoon. Yung iba guys na papanood ko, mas marami silang nilalagay na salt. Pero ako, ayokong maraming salt. So kasi guys, depende talaga yung pagluluto sa ating panlasa talaga. So guys, eto. Natutunan ko rin guys na yung pasta pala, hindi siya yung pinuputol-putol. Kasi nung bata pa ako, kung ano yung nakikita ko sa mga
ano ko, yung syempre doon sa mga nakikita ko nagluluto ng pasta, pinuputol-putol nila. So, ngayon ko lang na, ano, nung naging mami na ako, ang dami ko nang natutunan ng mga luto-luto, syempre, ano, wag natin pala siyang putol-putulin. Hayaan lang natin siya na yung ganun yung size niya. Tapos, pag ano, maluluto naman yan agad, lalambot naman siya agad pagka nilagay na natin sa boiling water. Tapos, in 2 minutes, continuously stirring lang para hindi siya magdikit-dikit. Yung iba guys, naglalagay ng oil. Pero ako, hindi ako naglalagay ng oil. Hinahalo-halo ko lang siya para hindi siya magdikit-dikit. Ganun guys, ang ginagawa ko. So, halo lang halo until mga 2 minutes guys ng paghalo. Para kasi pagka hinayaan natin siya, magdidikit-dikit siya. And mahihirapan tayong paghiwalay-hiwalayin siya pagka nagdikit-dikit na. Basta guys, haluin lang natin ng haluin. Continuously, halo, halo. Mapapansin nyo naman guys yung pasta niya. Habang hinahalo natin is lumulubog na siya sa water. Tapos, haluin lang natin ng haluin para yung mga magkakadikit niya is maghiwa-hiwalay. After nun, ng 2 minutes, iwan muna natin siya. A few moments later. So, ayan guys. Hahaluin ko na naman ulit siya after mga 2 to 3 minutes. Babantayan natin yung pasta natin para mas maganda yung pagkaluto niya. Haluin ulit natin ng haluin para maging magpantay-pantay yung pagkaluto ng pasta natin. Ayan guys. Nakikita nyo na oh, medyo lanta na siya. 'Di ba? Ayan guys. So a few moments later. So guys, oh, haluin ulit natin after 2 to 3 minutes. Actually, yung pagluluto ng pasta, wala naman talagang eksaktong time 'yan kasi bawat isa sa atin, may iba-iba tayong klase ng kalan na ginagamit. So, yung saktong apoy na ginagamit natin, hindi natin tantsado. So, mas maganda na bantayan natin yung pasta natin. Time to time, tine-check natin para hindi siya pumangit yung pagkaluto. So, haluin natin muna siya, haluin natin. Para, etong paghalo-halo occasionally, kailangan talaga to eh. Para ma-check mo yung pasta mo kung hindi siya nalalasat or ano. Kasi, may iba-iba tayong gustong luto sa pasta eh. May iba, ako katulad ko, ang gusto kong luto sa pasta, yung medyo lutong-luto ng konti. Kasi gusto ko yung parang creamy siya. Ayoko nung matigas pa. So, ito guys. Check na natin. Ganito yung pag-check na ginagawa. Kukurutin natin siya. Mararamdaman nyo sa pagkurut nyo kung sakto na yung lambot ng pasta. Ayan, okay na siya. Sakto na. So, tapos na yung pasta natin. So guys, i-set aside ko lang siya. Ganito ako magluto, hindi ko muna siya i-drain kasi kailangan kong kumuha nung pasta water na idadagdag ko dun sa sauce natin mamaya. So wag lang natin siya tatakpan para hindi masyadong makulog. Kasi yung pasta ko hindi naman siya masyadong lutong-luto pa. So ito, mag-start na tayong magluto ng ating pasta sauce. So now guys, lagyan na natin ng olive oil. Pwedeng ibang oil ha guys, kung ano yung prepared yung oil na gamitin.
dinadamihan ko ng olive oil kasi gusto ko to. Gusto ko sa pasta yung parang malangis siya. So, yan. And then, una kong ilalagay dito, guys, is yung, ayan, mainit na siya, guys. Lagay na natin yung ating ground beef. Ito, guys, na ground beef, siguro mga 1/4 ito. Or more than 1/4. O nga pala, guys, baka nagtaka kayo kasi hindi ako nag-saute ng garlic, ng onion. Ito munang beef ang aking palalambutin kasi yung beef kasi medyo matagal siyang lumambot. So, yan muna yung papalambutin ko. So, syempre baka magtaka yung iba kasi ang inuuna nila lagi, di ba? Yung onion, garlic, tapos saka nila ilalagay yung beef. So, sa akin, yung beef muna, tapos lalagyan ko muna siya ng konting pepper. And then, lalagyan ko na siya din ng konting salt. Kasi, guys, para habang ginigisan nyo siya, niluluto nyo siya, is magkakaroon na agad ng lasa yung beef. Pero hindi pwedeng madami, guys, ha? Kasi yung pasta sauce natin is may kumpleto na yung lasa niya. Baka maging maalat kapag dinamingan nyo. Konti lang. Yan, antayin lang natin siya na gisa-gisa lang ng konti hanggang sa magwala na yung kanyang hilaw na karne. Makikita nyo naman eh, pagka wala na yung raw, pwede na siya. So guys, haluin lang natin ng haluin hanggang mag-evenly cook siya. Kasi syempre may mga buo-buo pa siya para maghiwa-hiwalay para yung luto niya ay pantay-pantay. So guys, takpan muna natin siya. A few moments later. So ayan guys, after mga 3 minutes, luto na tong beef natin. So, haluin lang natin ulit. And then, guys, ilalagay na natin tong sausage. Sliced sausage. Konti lang nilagay kong sliced sausage, guys. Depende sa inyo kung mas gusto nyo ng madami. Pwede din naman. Pero ako, ito lang yung gusto kong sakto ng sausage. Ayoko masyadong madaming sausage. So, haluin lang natin, guys. Yung sausage naman, guys, mabilis lang yan maluto. Kaya, sandali lang siya, konting halo. Siguro mga 1 minute lang ng paghalo. Mga after a minute, lalagay na natin yung bell pepper and onion. Ay guys, hindi ko na napakita sa inyo. Yung bell pepper and onion, ayoko siya na nalalanta kasi kaagad. So, huli ko siyang nilalagay kasi gusto ko dun sa bell pepper at saka onion. Crunchy siya. Yung half cook lang. Kaya, ayun, kaya hindi ko siya inuna. Iba-iba talaga tayo ng klase ng pagluluto, no? Pero share ko na rin sa inyo to. Malay nyo, nasarap ang kaysa ganito, di ba? So guys, eto ilalagay na natin ang ating star of the show. Yung ating Papa Alfredo's pasta sauce. Eto yung bolognese. Kasi yung iba natikman ko na siya. So itong isang bottle na to, madami na to eh.
pwede siya sa 400 to 500 grams of pasta. And then, lagyan natin, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung pasta water, lalagay ko dun para masimot yung sa bote, diba? Yun na lang yung pinangtutubig ko para masimot ko yung dun sa bote. Kasi yung pasta water, creamy siya, yung starchy. Kaya pagka inihalo mo, hindi siya magiging watery yung iyong sauce. Kaya yan ang inilalagay ko. Kasi pag water siya, parang tatabang yung ano natin. Tatabang yung pasta sauce natin. Kasi yung pasta sauce, sakto na yung lasa niya. So pag dinagdagan mo ng water yan, mawawala yung lasa niya. Kaya yung pinagpakuluan natin ng pasta, di ba may salt yon. So may lasa na din siya. And at the same time, creamy siya, malapot. Kaya yun ang ilalagay natin. Ayan, takpan lang natin and let it simmer about mga 5 minutes, ganun. Kasi luto na naman yung pasta natin eh. So guys, after 5 minutes, then ilalagay na natin yung ating pasta. Dinrain ko na pala kanina yung pasta ha, guys. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi ma-overcook siya pag hindi ko siya dinrain. Pero kasi kailangan kong kumuha pa ng sauce kanina eh, ng water. Kaya hinayaan ko muna siyang mainin para madagdagan yung creamy water niya na ano. Kaya hindi ko siya agad dinrain. So now, tikman ko muna. So, okay. Sakto na yung lasa. Ngayon guys, ilalagay na natin yung ating pasta. Ayan. Bali, itong pasta na to guys is 400 grams. Kahit anong pasta guys ha, na gusto nyong gamitin, pwede naman. Pero kasi kami iniiba-iba namin yung pasta namin para kahit papaano, kunyari iba-iba naman yung luto, 'di ba? Ganun. So, 'yun. Tapos haluin lang natin siyang mabuti. Haluin natin mabuti. Pag nagluluto ko ng pasta, gusto ko yung dalawang panghalo para mas nakahalo mo siya ng mas mabuti. At saka guys, pag nagluluto ko ng pagka ako nagluluto ng pasta, gusto ko yung maluwag yung ano, yung ginagamit kong wok kasi para nahalo mo siya ng mabuti, hindi tumatapon. Tapos mahalo mo siya ng ano, halong-halo. Para mas maganda kasi ang hirap naman pag yung maliit yung gamit natin. Parang natatapon, tapos hirap na hirap tayong maghalo. Diba? So, ganyan guys. Haluin lang natin ng haluin para mag-incorporate yung kanyang flavor sa pasta. Tsaka guys, ang gusto ko sa pasta, yung parang ano, nanonood talaga yung sauce niya dun sa pasta. Kasi may iba, late nila, parang pinaghihiwalay nila yung pasta. Tapos, hiwalay nila yung pag-boost ng salt ng sauce every serving. Nilalagay lang nila sa top yung sauce, tapos ikaw na yung maghahalo. Pero para sa akin, mas gusto ko yung ganito, yung hinahalo ko na kaagad yung sauce. Para yung pasta niya, malasa din. Yung kumakapit talaga yung sauce dun sa pasta. Yun yung gusto ko. Pero syempre, di ba nga, iba-iba naman tayo ng panlasa. Iba-iba yung mga gusto natin sa pagkain. Kaya itong sinishare ko sa inyo, guys. Itry nyo din. Tapos malay nyo, nagustuhan nyo. Tapos, di ba?
Eh, pag hindi niyo naman nagustuhan, di wag niyo nang ulitin sa susunod, 'di ba? Ayan guys, haluin lang natin ng haluin. So, ayan guys, tapos na. Yan. So, guys, lagyan natin ng parmesan cheese para mas masarap. Nakakadagdag to ng lasa sa mga pasta. Yan. So, guys, happy eating! See you on my next video. Bye! My brain.